بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga oras na ito, ang ating pag-usapan ay kabilang po sa isa sa mga sahaba kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang po sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga kamag-anak niya na siya si Az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid al-Qurashi al-Asadi. Siya po si Az-Zubair bin al-Awwam na siya ay sa pamilya, kabilang din sa tribo na Quraysh at kabilang sa mga tribo rin ng tinatawag na Asadi o yung Asad. Kabilang siya sa mga malapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pinsang buo siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay ay si Safiya bint Abdul Muttalib na tita o tiyahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Zubair bin al-Awwam ay kabilang sa mga naunang mga nagmuslim. Kabilang sa mga naunang mga nagmuslim na siya ay nagmuslim sa pamamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sa edad na 12 taon. So napakabata po ni Az-Zubair bin al-Awwam nung siya ay nagmuslim dahil siya ay 12 taon ayon sa ibang mga sumulat ng history. At kabilang siya sa binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso nang siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. So isa ito sa pinakamalaking biyaya ni pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sahaba na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tao sa paraiso, na siya ay nabubuhay pa. So kabilang siya sa 10 na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. At ganun din na siya ang kabilang sa mga sahaba. Kabilang sa mga sahaba na unang nagmuslim. Kaya siya ay nakapag-hijra ng 3 beses. 2 beses sa lugar na Habasha o sa Ethiopia. 2 beses doon dahil sila ay bumalik. Pagkatapos sila ay bumalik sa Makkah, bumalik muli sa Habasha. At sa 3 beses ay sila ay nag-hijra papunta ng Madina. At dito, yung unang pagpundasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang si Az-Zubair bin al-Awwam sa pinakamatapang, pinakamalakas na mga sahaba. At yan ay sinaksihan ng iba pang mga sahaba katulad ni Ali bin Abi Talib. Si Ali bin Abi Talib ay kabilang sa mga sahaba na nakilala rin sa kanyang pagiging malakas, pagiging matapang. So dahil dito ay si Ali bin Abi Talib ay sinaksihan niya si Az-Zubair bin al-Awwam na kabilang sa pinaka tinatawag ng mga matatapang at malakas na mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa mga sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinaksihan niya na siya ay magiging shahid. Siya ay magiging shahid. At kabilang sa palaging ginagawa ni Az-Zubair bin al-Awwam kapag siya ay nakikipaglaban ay siya ay napakatapang niya at wala siyang takot na mamatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam niya na sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mamamatay na shahid. Kabilang sa kanyang mga kainaman ay sa labanan ng Badr, sa Ghazwatu Badr, ay napakarami ng mga musyrikin, mga hindi mananampalataya, na sila ay pumunta galing na Makkah papunta ng Madina. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas sa Badr at dito nagkaroon ng labanan sa Badr. So dahil dito, napakakakaunti lamang ng mga Muslim sa panahon na ito. Ngunit sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bumaba ang mga anghel sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala para tulungan ang mga mananampalataya sa labanan ito. At karamihan sa mga anghel at sa ibang riwaya ay si Anghel Jibril ay nagkatawang tao sa larawan
na ukatauhan ni Az-Zubair bin Al-Awwam. So kabilang ito sa kainaman ni Az-Zubair bin Al-Awwam na si Jibril alayhi salam ay siya ay nagkatawang tao sa katauhan ni Az-Zubair bin Al-Awwam. Kabilang ito sa mga kainaman ni Az-Zubair bin Al-Awwam. Kabilang din sa kainaman at tapang ni Az-Zubair bin Al-Awwam ay sa labanan ng Ahzab. Ang labanan ng Ahzab ay ito yung tinatawag na nag-ipon-ipon. Nag-ipon-ipon yung tinatawag na napakaraming mga musyrikin sa Makkah at iba pang mga Arabo na hindi ba nanampalataya para sakupin ang Madina, para patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay nag-ipon-ipon sila, at kabilang sa naging problema ng mga Muslim sa panahon na ito ay yung tinatawag na mga ibang mga Hudyo na naninirahan sa Madina dahil sa kanilang ginagawang pagtraidor, dahil sa kanilang pakikipagkunayban, pakikipagtulungan sa ibang mga hindi mananampalataya na gustong pumasok sa Madina. So dahil dito, dalawa yung naging problema o naging pagsubok ng mga Muslim. Una, ang napakaraming kalaban na gustong umatake galing ng ibang lugar, papunta ng tinatawag na lugar na Madina, at yung nasa loob ng Madina na kabilang sa naninirahan doon na mga Hudyo. Dahil sila ay gusto makipagtulungan. Dahil nga rin sa tinatawag na ibang mga taktika ng ibang mga musyrikin at saka mga munafikin. So dahil dito, sa laban ng ito ay ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtanong kung sino ang pwedeng kumuha ng balita sa Bani Quraidah. Bani Quraidah, sila yung mga Hudyo na naninirahan na malapit mismo sa tinatawag na Madina, para kumuha ng balita sa kanila kung anong ginagawa nila. So dahil dito ay palagi na ang nagbubuluntaryo na pumunta doon na walang katakot-takot ay si Az-Zubair bin Al-Awwam, na tinawag niya ng 3 beses, at palagi na si Az-Zubair bin Al-Awwam ang siya ang nagsasabi na ako ang pupunta ya Rasulullah. So kabilang si Az-Zubair bin Al-Awwam sa mga tao na kung saan yung mga gawain na mga specific na gawain na mga tinatawag na special force ay kabilang si Az-Zubair bin Al-Awwam. So siya ang kumukuha ng balita doon, pumapasok doon at kumukuha ng balita doon. Kahit na sa panahon na yon ay yung mga Bani Quraidah ay sila ay naghahanda rin para suportahan ang mga hindi mananampalataya na gustong umatake sa lugar ng Madina, lalo na sa mga kamusliman sa Madina. So dahil dito ay tinawag siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamalapit, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinakamalapit. So dito mayroong mga tao na malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi na siya ang pinaka ibig sabihin pinakamalapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagkakatiwalaan, at siya yung pinakamukhlis, ibig sabihin siya yung pinaka dalisa yung kanyang ginagawa na walang pag-aalinlangan sa kanyang pagsuporta, pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ay tinatawag na hawari ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa labanan ng Uhud, nung nagkaroon ng labanan sa Uhud, sa mga riwaya ay mayroong isa sa mga hindi mananampalataya na siya ay marami ding napatay ng mga Muslim. Kaya nung nakita ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay agad niyang tinawag si Az-Zubair bin Al-Awwam. Sabi niya, tumayo ka, Zubair bin Al-Awwam, at ikaw ang bahala sa tao na ito, dahil marami siyang napatay ng mga Muslim. So dahil dito, pinuntahan siya agad, sumakay ng kanyang tinatawag na kabayo, si Az-Zubair bin Al-Awwam, at agad niya pinuntahan at tumalon agad. Bago pa dumating si Az-Zubair bin Al-Awwam doon sa tao na yon, ay tumalon agad mula sa kanyang kabayo at kanyang pinatay ang musyrik na ito, hindi mananampalataya nito, dahil sa tinatawag na utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa kanyang pagiging matapang, pagiging malakas at galing sa pakikipaglaban, si Az-Zubair bin Al-Awwam. Sa labanan ng Yarmouk, ay kabilang din sa mga nabanggit dito, ay siya ay pinapasok niya yung tinatawag na hanay ng mga musyrikin. Itong si Zubair bin Al-Awwam, ganun siya katapang, ganun kalakas
Ha? Pinapasok niya at lahat ng daanan niya ay napapatay niya at bumabalik siya na siya ay tinatawag na na buhay na buhay pa rin. So yan ay kabilang sa mga pagiging matapang ni Zubair bin al-Awwam at siya ay nakilala sa lugar na sa ganitong sitwasyon na kanyang pakikipaglaban na kung saan siya ay umaatake agad sa tinatawag na mga kalaban sa oras ng labanan. So yan ay kabilang sa mga bagay na nakilala doon si Zubair bin al-Awwam. Ang asawa o kabilang sa asawa ni Zubair bin al-Awwam ay si Asma bint Abi Bakr, ang anak ni Abu Bakr radiyallahu anhu, na si Asma radiyallahu anha ay siya ay asawa ni Zubair bin al-Awwam at kabilang sa ghira, kabilang sa mga mabuting katangian ni Zubair bin al-Awwam ay ang kanyang pagiging ghira, ghayur. Ibig sabihin yung tinatawag na siya ay nagkakaroon o siya ay tinatawag na mayroong mabuting selos. Ang mabuting selos na ito, ang sinasabi natin dito, ay yung ayaw mo na, ibig sabihin meron kang pride na pangalagaan ang mga kababaihan na mahram mo, lalo na yung mga mahram mo. Ayaw mo nakikita yung kanilang tinatawag na aura. Ayaw mo, tulad sa panahon natin ngayon, subhanallah, may mga tao na nawalan na sila ng ghira. Bakit? Dahil yung asawa nila ay nagpo-post ng kanilang mga larawan sa Facebook na nakikita ang kanilang aura na wala silang sinasabi, wala silang nararamdaman ng ghira. Subhanallah. So dito ang isang mananampalataya ay dapat yung pangalagaan ang kanyang mga mahram, ang kanyang tinatawag na asawa, anak na babae, mga kamag-anak niya na mayroon siyang kakayahan na pigilan sila kung sila ay tinatawag na nagpapakita ng kanilang aura. So dito may mga nakikita, may mga nakikita tayo, subhanallah, kunwari sila ay tinatawag na mabuting mga tao. Pero ang kanilang asawa, subhanallah al-azim, naway tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpo-post ng mga Facebook, nagpo-post ng mga hindi kagalang-galang, nagtitiktok sa Facebook o sa TikTok o saan pa, ng mga bagay na walang kabuluhan, na hindi nararapat sa nagawain ng isang babaeng Muslima pero walang kakibo-kibo. Minsan nagla-like pa. So yan mga tao na yan ay mga tao na namatay ang kanilang mga puso dahil sa bagay na ito na wala sila ng ghira. Subhanallah. Kahit alam nila na bawal ang ginagawa ng kanilang asawa ay wala silang nararamdaman na ghira o yung mabuting pagsiselos dun sa ginagawa ng mga asawa nila. Dapat ipigilan nila ang mga ganong klase. Subhanallah, asawa, kapatid, na babae o kamag-anak ng mga mahram. So dapat yan ay tinatawag na pangalagaan ng tao, yung kanilang tinatawag na hindi makita ang kanilang mga aura. Minsan hinahayaan pa ang kanyang yung anak na babae o kaibigan, tinatawag na anak na babae, kaya ay kapatid na babae, na lumalabas kasama ng mga kalalakihan na walang nararamdaman na tinatawag na ghira. So dahil ito ay kabilang sa katangian ni Zubair bin al-Awwam ay ang kanyang pagiging kayo. Yung tinatawag na siya ay napaka ano niya sa mga mahram niya. Pinapangalagaan niya yung tinatawag na karapatan, yung pagiging muslima ng tinatawag ng kanyang mga mahram na kababaihan. Kabilang dito ay nung siya ay malapit ng mamatay, si Zubair bin al-Awwam ay kabilang sa kanyang mga iniwan. Siya ay nag-iwan ng mensahe, ng payo sa kanyang mga anak at ganoon din nag-iwan siya ng huling salita sa kanila na kabilang doon ay pag siya ay namatay ay bayaran nila ang kanyang utang kung mayroon siyang mga utang. Dahil nagkaroon siya ng mga utang si Zubair bin al-Awwam dahil sa marami mga pinapagkatiwala sa kanyang mga pera na kung saan ang perang ito ay amana. Ito ay pinagkatiwala. Pero sinasabi niya sa kanila na ito ay gagawin kung itong kayamanan na ito ay hindi ko papahintulutan na maging amana o yung pagkakatiwala. Bagkus ito ay gagawin ko na utang. Ibig sabihin, ito ay nasa aking pangangalaga bilang utang. Kasi kapag kautang, ay kapag nawala ito ay kinakailangan na bayaran mo. So natatakot siya na kapag kasi amana, ang amana o pinagkatiwala sa iyo, yung amana sa Islam, kapag ito ay nawala, ay wala kang babayaran doon. Kapag ito ay amana, halimbawa may tao na dumating sa iyo at pinagkatiwala sa iyo ang kanyang tinatawag na cellphone o sasakyan o motor,
pinangalagaan mo siya, pero hindi sinasadyang pagkakataon ay nasunog o kaya may nangyari. So dahil dito ay wala kang pananagutan doon. So si Zubair bin Al-Awwam, ang kanyang paninindigan ay para maiwasan niya ito dahil sa takot niya na baka mamaya may mangyari doon, ay kinuha niya ito at pinangalagaan niya na kanyang sinabi na gagawin ko ito na parang inutang. Ibig sabihin, inutang ko. Dahil kung ito ay mawala man o ano mangyari dito, ay ito ay babayaran ko. Ito ay babayaran ko dahil ito ay magiging utang ko. So dahil doon ay nagkaroon siya ng mga utang. Dahil sa yun ang kanyang gusto na mangyari. So dahil dito, ay sinabi ni Zubair bin Al-Awwam na kapag namatay ako ay bayaran niyo aking mga utang at kung hindi magkasya ang aking kayamanan ay kayo ay humingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humingi ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ayon sa kanyang anak na kanyang sinabi na pagkaraan ng kanyang kamatayan ay tiningnan namin ang kanyang kayamanan at kami ay humiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ya Allah, tulungan niyo po kami na mabayaran ang utang ng aming tatay at subhanallah, naging mabiyaya ang kanilang kayamanan at nabayaran nila ang mga utang ni Az-Zubair bin Al-Awwam. At hindi nila pinaghati-hatian ang kayamanan ni Az-Zubair bin Al-Awwam maliban sa 5 taon dahil ang sinabi ng kanyang isa sa kanyang mga anak na maliban na lamang na dumaan ang taon na ito na lahat ng lugar na kung saan doon sa Madina ay o kaya sa ibang mga lugar nakapunta roon si Zubair bin Al-Awwam ay sasabihin nila sa mga tao kung sino ang mayroong kayamanan kay Zubair bin Al-Awwam para sila ay makapagbayad doon. So pagkaraan ng 5 taon ay nabayaran nila ang lahat kung meron man at pagkatapos ay saka pa nila pinanghatian kung mayroong natira sa kayamanan ni Zubair bin Al-Awwam. Siya ay namatay sa labanan ng Jamal at ito ay tinatawag na Jamal. Sila ni Talha bin Ubaidillah. Sila ay magkasama. Kasama nila si Aisha radiyallahu anha, asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung kamatayan, nung namatay si Uthman bin Affan, ay sila ay nag-usap-usap na gusto nila na hatulan ang mga tao na pumatay kay Uthman bin Affan. Kaya sila ay naglakbay sa lugar na Kufa. At nung sila ay dumating sa tinatawag na Iraq, sa lugar na ito, ay sinalubong sila ng mga tao doon, yung mga pinuno doon, at kanilang sinabi dahil doon yung mga Khawarij na pumatay kay Uthman bin Affan ay nandoon sa lugar na yon. Doon sila, actually karamihan ay nandoon sila. At dahil dito ay hiningi nila ang bagay na ito na yung mga pumatay kay Uthman bin Affan ay mahatulan sila ng kamatayan dahil siya ay isa sa pinakamainam na mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Ali bin Abi Talib dahil sa narinig niya na dumating itong si Talha bin Ubaidillah, si Zubair bin Awam, kasama nila si Aisha radiyallahu anha at iba pang mga nandoon na mga Muslim sa Makkah na sumama sa mga sahaba na ito na sila ay pumunta doon sa hangarin na gusto nila na hatulan ang mga pumatay kay Uthman bin Affan. Si Ali bin Abi Talib ay dumating sa tinatawag na lugar din na ito at pagkatapos ay sila ay nag-usap. At ang gusto ni Ali ay kayo muna ay magmubaya, sumunod, ha? Tanggapin ang aking pagiging pinuno. At walang nangyaring labanan dahil nga sila ay tinanggap nila yun. Wala silang hangarin na labanan si Ali bin Abi Talib. Kaya tinanggap nila. Sila ay sumunod at sila ay nagmubaya. Tinanggap nila ang pagiging pinuno ni Ali bin Abi Talib. Wala tayong problema doon. Ngunit, nung nagkasundo sila na pagkaraan ng kanilang mubaya, sila ay sumunod kay Ali bin Abi Talib sa kanyang pagsusuporta nila ang kanyang pagiging khilafa o kanyang pagiging pinuno ng mga Muslim ay sinuportahan nila. At dahil dito, sinabi ni Ali na pagkatapos ay saka natin hanapin yung mga pumatay kay Uthman bin Affan. So walang nangyaring labanan, sila ay nagkasundo, sila ay natulog sa gabi na yun. Pero ang angkan o ang mga tauhad ni Abdullah bin Saba na isang Hudyo na kung saan sila ay mga Khawarij ay hindi sila natuwa sa usapan na yun kaya sila ay gumawa ng mga gawain na ito ay ikakasira ng usapan ng dalawang grupo na ito. Kaya ang ibang mga tauhan ni Abdullah bin Saba ay sila ay pumatay ng mga tauhan ni Talha bin Ubaidillah at saka ni Zubair bin Al-Awwam
Kaya nung nakita nila ang pagyayari na ito, ang pag-aakala nila ay nag-traitor ang mga tauhan o nag-traitor si Ali bin Abi Talib. So dahil dito ay nakipaglaban ang mga tauhan ni Zubair bin Awam at saka si Talha bin Ubaidillah. Ngunit pinigilan ng bawat mga sahaba ang kanilang mga tauhan. Pero nangyari ang labanan ng mga ilang oras at pagkatapos ay natigil noong natumba yung sasakyan na kamelyo ni Aisha radiyallahu anha, ang Ummul Mu'minin, ang nanay natin, nanay naman na nanampalataya, na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay tumigil. Pero si Talha bin Ubaidillah ay mayroong nag-traitor sa kanya, pinat may pumatay, ganun din si Zubair bin Awam, na siya ay may mga tao din na kung saan kabilang sa mga Khawarij na napatay nila, na sila ay nag-traitor, na pinatay nila si Zubair bin Awam. So dahil dito, si Talha bin Ubaidillah, si Zubair bin Al-Awwam, at saka si Aisha radiyallahu anha ay hindi sila nakipaglaban. Hindi sila sumama sa nakipaglaban, bagkus sila ay mayroong kasunduan sa pagitan ni Ali na kung saan sila ay sumuporta kay Ali at tapos na ang usapan. Pagkatapos ay saka hahanapin ni Ali bin Abi Talib ang mga pumatay kay Uthman bin Affan. Pero dahil sa ginawang fitna ng mga tauhan ni Abdullah bin Saba na sila ay mga Khawarij, nagkaroon ng kaunting labanan at dito ay mayroong mga nag-traitor na pumatay sa mga sahaba na ito, na sila ay hindi nakipaglaban, sila ay umiwas sa labanan na ito. Bagkus pinigilan nila ang mga tinatawag na mga tao nila na makipaglaban. Pinigilan nila, pero nangyari na yung labanan hanggang sila ay nasama sa mga tao na napatay na sa pamagitan ng pag-traitor ng ibang mga tao. Kaya ang pumatay kay Zubair bin Al-Awwam ay pumunta kay Ali bin Abi Talib, kanyang sinabi na napatay ko si Zubair bin Al-Awwam, at nagalit, subhanallah, nagalit si Ali bin Abi Talib. Bagkus nung nakita niya si Zubair bin Al-Awwam, ay siya ay umiyak. Dahil sinabi niya na siya ay kamahal-mahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang espada ay kabilang sa mga sumuporta, nakasuporta sa pakikipaglaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, ang mabuting balita mo ay balita na ikaw ay tao sa imperno. Dahil nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pumatay sa anak ni Safiya, ibig sabihin yung tiyahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay imperno. Subhanallah, ang pumatay kay Zubair bin Awwam ay tao sa imperno. So dahil dito, ay siya ay namatay sa Basra, sa lugar na Iraq. Ang pumatay sa kanya, ayon sa ibang mga history, ay si Ibn Jarmus o si Jarmus, na siya ay pinatay na sa pamagitan ng pag-traitor, dahil kilala si Zubair bin Awwam sa pagiging matapang, pagiging malakas, pero hindi siya nakipaglaban dahil umiwas sila sa maaaring mangyaring fitna. Ngunit hindi lang napigilan ang mga ibang mga tao. Siya ay namatay sa edad na 64 na siya ay isang shahid dahil siya ay tin-traitor, hindi siya nakipaglaban sa labanan na ito. At dito po nagtatapos ang kwento ni Zubair bin Awwam, na kabilang sa mga binalitaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na magiging shahid at tao sa paraiso. Mubashirin na bidyan na 10, kabilang siya sa 10 na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tao sa paraiso. Paraiso na kung saan siya ay nabubuhay pa sa mga panahon na ito, at kabilang sa sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay hawari, ibig sabihin siya ang pinakamalapit, pinaka natatangi na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang mga kasamahan. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsagawa pa ng maraming pagsamba sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan. At ito ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ako po muli ay bumabati sa inyo ng assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.